Malalakas ang mga armas nyo. Palibot ng gwardyang bodega. Nalagasan pa kayo. Lahat ng mga kargamento natin ay nawasak ng lahat. Ni hindi nyo alam kung sino ang kalaban. Ano ka ba? Bulago, talagang walang laman yung utak mo. Kapag nalaman nito ni General, baka mawalang pagtitiwala sa akin. At yan ay dahil sa kapabayan mo! Pero wala ako doon nung pasukin ng bodega. Pero huwag kang mag-alala, Mr. Vertigo. Pinakilos ko na mga tauhan natin para alamin kung sino mga pumasok sa bodega. Huwag nyo nang pag-aksayahan ang panahon yan. Nung ang pinasok kayo ng harapan, ni hindi nyo siya nakilala. Paano nyo siyang hahanapin? Isa lang ang tiniti ako sa'yo. Kung sino man siya, matalinong tao yon. Maaring isa siyang militar. Pakawala ng gobyerno para bandayan ang ating galaw. Anong gusto mong gawin namin, Mr. Vertigo? Huwag na kayong bumalik sa pabrika. At ang mga kargamentong darating, ilipat nyo ng lugar. Talasan mo lang ang pangamoy mo, Lito. Maaring isa sa mga tao mo ang siyang maging huda sa'yo. Ayos na ba yung CR? Ayos na mo, sir. Yeah. Tsaka yung kubeta sa kabilang kwarto, hindi na barado. Naiintriga ako sa taong yan. Kangino? Kay Kalbo? Hindi, yung kausap ni sir. Oh, sige. Sige, ho. Nagtataka ako dyan, ba't nakakalabas-pasok sa opisina ni sir eh. O, di ba sinabi niya sa atin na tiga-sip-sip siya na kubeta? Bakit? Linggo-linggo ba nagbabara kubeta ni Epe? Alam mo, sa palagay ko, niloloko lang tayo ng taong yan. Oo nga. Tingin ko, chimoy ni sir yan. Huh? O bakit hindi natin tanongin si sir? Sir? Yes? Kakausapin daw kayo ni Labelaro? Sir? Sir? O ano kailangan nyo? kasi yung sir, nagtatalo-talo yung grupo eh. Tungkol doon sa kausap niyo lalaki kanina. Anong gusto niyo malaman? Ano niyo ho ba yun, sir? Driver ko. Oh, tama ako, ha? Ordinero sa bahay ko. Oh, tama rin ako. Kadalasan utusan at kusinero pa. Uy, ha, tawa tayo! Sir, hindi kayo minamasahin nun? Minsan sa isang linggo. Oh, edi tama rin ako. Pagkagaling natin, tama tayo lahat. Tama. Dahil tatamaan kayo sa akin, pagka hindi nyo inasikaso ang mga nakabimbing kaso. Kalalaking tao nyo, puro kayo chismoso. Hindi kayo mga manghuhula. Mga pulis kayo. By the way, I'd like to congratulate you all for doing a commendable job. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Kaya lang, sa susunod, huwag na huwag kayong mag-iiwan ng gamit nyo. Edwin, sa'yo yata ito eh. Iyang-iya ka eh. Yes, sir. Masyado kang burara sa gamit mo. Thank you, sir. Permission to leave, sir. Sinasadya eh. Ano ba ang problema? Mukhang ano ba nangyayari sa inyong dalawa? Ewan ko dyan kay Makanor. Bigla na lang ako hinabol ng takanin eh. Akala ko ba ikaw ang pinakamatigas dito? Eh, may lahi Muslim yan eh. Tsaka yung totoo niyan, tignan mo, original. Ito sa akin, art lang to eh. Ano ba ang pinasasabi ko kung Makanor? Ito, papatay kita! Tama naman, Makanor. Papatay kita! Tumigil na kayo. Ano ba talaga ang problema? Pinagtatawanan ako. Hindi na ako ginagalang dito. Wala na ako silbi sa lugar na ito. Magmula ng talunin ako ng donatong yan sa eleksyon dahil sa kanyang pandaraya. Pati na asawa ko, pati na anak ko,
nadadawit sa panlalait sa akin. Mali naman kayo, Mang Kanore. Sa palagay ko, hindi yun ang dahilan. Yung pagkatalo niyo sa eleksyon. Kaya hindi kayo nirerespeto. Sino ka magsasabi sa akin ng ganyan? Ako. Ako man ang lumagay sa katayo ng mga taga rito, hindi ko kayo rerespeto. Palagi kayo lasing. May patali-tali pa kayo. Para kayong rambong Muslim na hindi maintindihan. Ano ba gusto niyo palabasin? Adan, karanga lang ko nakataya. Karanga lang ko. Marami pang pagkakataon, Mang Kanor. Marami pang eleksyon na darating. Hindi yun ang kinagagalit ko eh. Ang kinagagalit ko, dinaya ako ni Dulato para may pagpatuloy niyong mga iligal niyang ginagawa rito. Mang Kanor, mahirap pong magbintang kung walang ebidensya. Anong ebidensya? Ano yung mga nakikita kong mga tao rito, mga naka-amerikana, mga naka-uniforme, di kotse, mga kainain na lakilos? O ano yun? Patutuloy ako sa'yo, o! Mang Kanor, kung may nalalaman man kayo, makabubuti pang tumahimik na lang kayo. Delikado yan. Baka maging mitsa pa ng buhay niyo. Tinaga ni Mang Kanor si Moho, pero nakailag! Yung tatagayin ulit, sinangga ni Kuya Dan. Ayaw magpapigil ng Mang Kanor, sinumuraan ng isa. Anong? Ano pa? Dilabas lahat ng kabag ng Mang Kanor. Ayun, parang kandila na upos. Para yun lang? Hangang-hanga na kayo sa kanya? Siyempre naman, no, ate. Ngayon lang naman may nagkaroon ng lakas ng loob na pigilan si Mang Kanor kapag nagwawala siya. Umiyak pa nga si Mang Kanor kay Kuya Adan, ate. Ebi mabuti para wala nang nag-ohormentado dito. Kaya nga, ate, pag lumigaw sa'yo si Kuya Adan, sagutin mo na agad, huwag na yung pakipot pa. Hoy, tumigil nga kayo sa mga kalokohan nyo. Kayong dalawa, pumunta na kayo sa tindahan at magtinda na kayo. Magbantay na kayo. Ako, magluluto na ako ng hapunan natin. Sinadya kong ipatawag kayo sapagkat alam ko na alam nyo na sa loob ng limang araw ay magkakaroon ng isang malaking pagtitipon dito ang mga local businessmen at foreign businessmen sa imbitasyon ng ating presidente upang itaas daw ang buhay ng mga tao. Na ngayon, ay lumulubog sa Kumunoy dahil sa pagbagsak ng ekonomiya ng ating bansa because of our effort. Nais kong guluhin nyo, bulabugin ninyo ang pagtitipon na yon sapagkat pag naging matagumpay ang pamiting na yon ng Pangulo, ay muli siyang babango at mawawala ng kabuluhan ng ating paghihirap. Ang aking ambisyon na tumakbong presidente sa darating na eleksyon ang siyang matatambak sa mabawang kanal! Ipaubaya mo sa akin ang problemang yan. Naplano ko ng lahat. We have a bomb expert. He's one of the best. The best in the country to date. Trust me, General. I promise you, you will be the next president of the Republic of the Philippines. Sorry, Vertigo. Ngunit ang aking ambisyon na maging presidente ay hindi ko maaaring pagkatiwala sa salita lamang. I want proof! I'm fully satisfied! You're the best, Norman! You're beautiful! Dito masisira ang Pangulo. Walang sino mang local at foreign investor ang magtatayo ng negosyo dito. Sabagat na sila matatakot. Diyan tayo papasok. We will give them all the guarantee na bumalik lamang sila dito, magkakaroon ng proteksyon ng kanilang negosyo. Then, I'll be the hero of the masses. They will love me! We get the power, and the world is ours! For more videos and updates, just click here to subscribe.
aking kasama.